Rise and shine, Pilipinas! Happy Tuesday morning! Ngayon, dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. At dalawang weather system nga po ang nakakaapekto sa ating bansa. Una dyan ay yung southwest monsoon o hanging habagat. Dito po yan sa maya bahagi ng kanlurang bahagi po ng ating bansa. Habang ang frontal system naman ay kasalukuyang nakakaapekto sa maya bahagi naman nitong extreme northern Luzon. Samantala, meron naman tayong namataan na bagyo o tropical depression sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At kanina nga pong alas 3 ng madaling araw, ito ay nasa layong 2,570 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ang lakas po ng hangin na taglay ng tropical depression ay nasa 45 kilometers per hour malapit po sa gitna. At pagbugso ng hangin na aabot naman ng 55 kilometers per hour. Ang inaasahang pagkilos po nito ay mabagal sa direksyong north-northeast. At kapag nga po nagpatuloy sa kasalukuyang pagkilos, ang nasabing sama ng panahon, malabo na ito po ay pumasok na ng ating PAR. At napakalayo pa po nito sa ating bansa at wala naman pong itong direktang epekto sa limang bahagi po ng Pilipinas. At para po sa pagtaya ng panahon sa araw na to, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Dala po yan ang epekto nitong southwest monsoon sa may bahagi po ng Occidental Mindoro kasama na itong Palawan at Calayan Islands. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, mainit at maaliwalas pong panahon at kung may mga pag-ulan man, ito po ay panandalian lamang bahagyang maulap hanggang sa maulap pong kalangitan na may posibilidad nga po ng isolated rain showers sa hapon at sa gabi. At para naman po sa lagay ng panahon sa may Visayas, magpapaulan rin po itong hanging habagat dito sa may western section po ng Visayas. Kaya asahan po ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Habang sa remaining parts naman po ng Visayas, generally fair weather condition po, magandang panahon. Naaasahan maaliwalas pong panahon maliban na lang sa posibilidad nga ng localized thunderstorms o panandaliang buhos ng ulan. At sa Mindanao naman, magpapaulan rin po ang habagat dito sa may bahagi po yan ng Zamboanga Peninsula kasama na ang Basilan at Sulu. Kaya asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-paghulog. Sa tuwing severe o may kalakasan po ang pag-ulan, maaari po itong magdulot ng mga flash floods at landslides, kaya ingat po ang mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. At sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, good weather condition po tayo at kung may mga pag-ulan man, ito po ay bunsod lamang ng localized thunderstorms na madalas sa hapon at sa gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa ating Metro Cities Outlook ngayong araw. Para naman po sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila sa ating pong 3-day extended weather forecast dito sa Metro Manila mula nga po ngayong araw ng Tuesday hanggang Thursday, asahan pa rin pong pagpapatuloy ng generally fair weather conditions. So maganda pong panahon, wala pong inaasahang malawakang pag-ulan liban na lang dun sa mga localized thunderstorms o panandali ang buhos ng ulan na madalas sa hapon at sa gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa ating Asian Cities Weather for today. Ang haring araw po ay sumikat kanina 5:46 ng umaga at muli ito'y inaasahang lulubog sa ganap na 5:47 ng hapon. At yan ang pinakahuli mula sa Info Weather. Laging tandaan, sa pabago-bagong panahon, maging alisto dahil ligtas ang may info. Ako po si Trixie Jafar para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Trixie Jafar.